Tila isang panaginip ang dumaan sa isang buong taon. Aksidente, kalamidad, sakuna, at kung ano-ano pang hindi inaasahang bagay ang gumulantang sa buong mundo. Dagdag pa dito ang pagkalat ng COVID-19 na tila ba pinahinto ang ekonomiya ng bawat bansa. Marahil karamihan sa atin ay naapektuhan ng mga pangyayaring ito. Sa pagpasok ng bagong taon, lahat tayo ay umaasa na tayo ay makakabangon. Ang bawat luha ay mapapalitan ng tuwa. Ang bawat pagdilim ay mapapawi ng bagong liwanag. Darating ang panahon na tayo ay mapapagod muli. Masasaktan, madadapa, at magugutom. Kaya naman naisipan ko na i-share sa inyo itong napakadaling recipe na ginawa ko. Kumuha ka lang ng carrots. Pwedeng malaki, pwedeng maliit, ikaw bahala. Okay lang yan. Pwede mo rin dagdagan ng patatas. Hiwa-hiwain mo lang ito ng pahaba. Tapos i-dice mo. Oh, ingat ka, baka mahiwa ang kamay mo. Baka masaktan ka na naman, tulad ng ginawa niya sa'yo. Tapos, itabi mo muna. Pero make sure balikan mo, ah. Ngayon, kunin mo na yung chorizo mo. Kaya nga chorizo rice ang title nito, eh. Pero pwede rin namang Chinese sausage ang gamitin mo. Basta make sure isa lang ang mamahalin mo. Huwag mo silang pagsasabayan. Masama yun. Tapos hiwa-hiwain mo na sila. Oo, nagkamali ako sa paghiwa ko sa una. Kaya naman natuto na ako. Ginamit ko yung pagkakamali ko para bumangon ako. Para itama ang lahat. Pwede mo na rin i-prepare yung corn at green peas. Siyempre, hindi mawawala yung rice. In my case, gumamit ako ng short grain rice. Gusto ko kasi yung malagkit para we can stick together. Ngayon, pwede mo nang i-prepare yung itlog. Basagin mo lang ito. Gumamit ka ng tinidor para basagin ito para mas madali. Yan. Tapos batihin mo lang siya. Ganyan, batihin mo lang ng batihin. Ganyan nga. Ngayon, pwede ka na magpainit ng kalan gaya ng nakaraan noong hindi pa malamig ang inyong pagmamahalan. Gumamit ako ng avocado oil. Kahit ano naman eh. Pwede kang gumamit ng vegetable oil or kahit ano. Pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang lahat ng manloloko. Ngayon, pwede na natin pagsamasamahin lahat. Unahin mo yung rice. Ibuhos mo lang dyan. Tapos, isunod mo na rin yung chorizo, yung carrots, tapos yung corn and green peas. Tapos, naglagay din pala ako ng oyster sauce and soy sauce. Tapos, hinuli ko yung scrambled egg. Ibuhos mo lang. Ibuhos mo lang lahat. Pero make sure magtira ka para sa sarili mo. Ngayon, ipipressure cook natin siya for about 3 minutes. Tapos we will wait for about 8 to 10 minutes bago natin i-release ang pressure. Minsan talaga kailangan natin silang iwan para ma-release nila yung bigat o yung pressure na nararamdaman nila sa sarili nila. Basta make sure babalikan mo sila. Ayan, luto na siya. Pwede mo na siyang kainin. Pwede na kayong kumain. Ngayon, pwede mo na siyang ilagay sa plate. Or sa mangkok. I-serve mo na sa jowa mo. O sa asawa mo. Sana ay nagustuhan nyo ang video na to. Hanggang sa muli! Ciao!